Hello guys at magandang hapon. So papunta ako ngayon kay Melvin guys, no, para kunin ko na yung RCF na box sub ni Sir Jeff. So medyo hapon na ngayon guys, no, 5 PM, almost 5 PM. So kunin, dadalhin ko na yung speaker para maikabit na rin doon. At bukas na siguro ako magsa-sound check ng speaker, ng sub guys, no. Litching mga tae to. Katapak na mga tayo, maghuhugas na mga paa guys. Dala ko na yung speaker ni Sir Jeff para ipakabit ko na dito kay, ay dun pala ko na ipapakabit to kay Melvin para dalhin ko na yung box papunta dito at saka makapag sound check ako bukas. So ito na yung speaker box ni Sir Jeff. Ayan guys, lalagyan namin ng speaker yan ngayon, oh. So ito yung cover niyan guys, oh. Ayan. So ititinat yata yan. Nakatinat na, Bino? Ayan. Ganito yung mukha niya. Ayan. So naka rubber feet pa. So papalitan ba ng corner guard? Corner guard yan. Corner guard. Yung speaker guys. So yan yung ilalagay namin na speaker dun sa box guys, no? Karga na, so uwi na muna ako sa amin para bukas ko na to may iba vlog, no, may testing, mas sound check natin. Ito guys, nire-ready na namin, no. Ito na yung rack ni Sir Jeff. At ito inilabas na rin namin yung top pro namin, no, kasi balak niyang tingnan yung setup kung paano, kasi alto yung sa kanya pero hindi naman magkakalayo yung sa connection niyan sa likod guys, no. Halos same lang. Ay, kukunin pa nga pala namin yung sub sa sasakyan. Ito yung sub ni Sir Jeff guys, no. Tinakpan ko lang, no, kasi umulan kaninang umaga, so tinakpan ko lang ng trapal. So ibababa na namin to guys para makapag-set up kami at mag-testing dito sa loob. Nakuha na namin yung unang sub, no. Yan guys, nilagyan na namin ng speaker pole para mai-testing namin, ilagay yung mga top pro guys, no. Okay na, okay guys. Ilagay na namin yung top pro. Alright. Ito guys. Yan, ilagay na namin yung top pro. Alright. So ready for testing.
ito yung connection na ito, guys, no. Syempre dito sa main out yung mga top row. And then sa subwoofer naman, dito ako magko-connect sa auxiliary 1. So yung connection nito sa auxiliary 1 papunta dito sa first channel o channel 1 ng active crossover. Then from low ng active crossover, which is dito yan, low, eto, nakikono-control ng knob na to. Yan. Yung out niya na out is papunta naman dito sa power amp natin. So, baka i-parallel ko na lang yan, no? Or depende kung ano yung isi-setup niya ni Sir Jeff. So, dito sa iti-testing ko, ipaparallel ko lang yan para mag-feed siya. Kung ano yung out na signal dyan, dun mag-feed ng signals for channel 1 and channel 2 sa power amp, no? So, ito guys, yung inuuna nating testing, yung taps natin. So, tumutunog siya, guys, no? So, sunod natin yung sub. So, yan guys, may problema kami. Titig-check ko pa yung connection nito sa loob, no? Ito, okay ito eh. Ito yung tumutunog ngayon. Ito, medyo may titingnan lang ako sa loob nito. Ito, buksan namin guys, no? Tingnan natin kung ano yung problema nito sa loob. Ay, tatanggalin ko pa pala yung mga to. Guys, upon checking, may langgam lang pala na nakabara. Guys, sa sound check na ako. Ay, ito ba yung napindot? Alright, tarantadong lari ito. Nagsasound check ako kanina, pero hindi pala kinabitan yung isang mida ng audio cable, no? Sa ito guys, 18 at 90 pala yung speakers ito guys. So 900 watts from KKE, no? 3,800 yung speakers yan. At ito yung amplifier na gamit, CA30. So, 17,000 yung regular price niyan, guys, no? So, ito yung mixer namin na madumi. So, andito ako sa auxiliary 2, guys, no? Kasi sa auxiliary 2, ito siya yung naka-prefade. Sumasama sa... Yung sub ko, andito sa auxiliary, pero sumasama siya sa slider. Volume slider. Yan. So, dun sa mga may balak mag-order nito, guys, 10,000 yung pair na ito, guys. Hindi lang kasama itong mga corner guard, no? Pero pwede naman natin yung dagdagan yan, pero yun nga, additional lang. Pero ganyan kalinis yung trabaho, guys. Konti lang. Mahina. So, ihahatid ko na to, guys. Mamayang gabi, papuntang Lapu-Lapu City para kay Sir Jeff. Pero as of now, si Sir Jeff nasa Singapore. Pero, by the way nga pala, guys, shout out nga pala sa DXB, no? Ito yung gumawa ng torque case, guys. So, since naubusan ng torque case dito na affordable, so, dun ako sa DXB. So, sa mga gusto mag-order ng torque case na yan, yan is pinamodify ko, 11,500 yan guys, no?
malapit na kami, no? Kasi mag almost 4 PM na. So babalutin pa kasi namin to ng stretch wrap pati ito, at i-deliver na ngayon dito sa Lakolako City, dun sa ewan ko sa misis ba ni Sir Jeff namin to, ha. So guys, ready for delivery na, no? So yan, nakapag ready na kami ng stretch wrap para balutin na namin to guys, no? At ma-deliver na sa Lakolako City. Yan, may stretch wrap na siya, no? Para safety, no? Kahit matambay man siya kasi since nasa abroad si Sir Jeff. So, hindi basta-basta, lalo na kung mapapasukan ng alikabok. Kasi nakabalot. Pero sa pagkakalam ko, parang gagamitin yata ito ngayong ano, ngayong fiesta dun sa kanila. So, good luck! Guys, tamang-tama, nahubos na yung stretch wrap namin. Walang silbi. So, ready for shipping na to guys, no? And so, nakikita pa rin guys, no? And thanks for the DXV sa Torcase guys. Yan. So, di-deliver na namin to papuntang Lapu-Lapu City. Guys, at naikarga na namin, no? So, hahatid na namin to sa Lapu-Lapu. So, lagyan na lang namin trapal at talian namin to. Dahil umaambo, no? Kanina, buong umaga umulan dito. Ito guys, alis na kami guys, no? Kasi mga 7 PM na ngayon, so baka 8 PM kami dumating dun sa Lapu-Lapu. So, ay! Wala akong susi. So, ito guys, packet na kami sa dito sa Mactan Bridge, no? So, pagbaba namin dito sa bridge, magra-right turn kami. Sa ano pala kanila kay Sir Jeff, sa Luok. Luok dito sa Lapu-Lapu. So, hahanapin pa namin yun guys. So, andito na kami guys. Wala ko kung saan dito, basta dito na banda sa kanila. So, mag-aantay na lang daw kami dito sa tabi ng daan. Ito guys, natanggal na nila rin yung tali. Para yan. Para i-drop na namin dito to, no? So yun na nga guys, at oh, ganado kami guys. Guess what? Yun guys, imagine humingi na kami ng charge ni Sir Jeff, pero yung ending binigyan pa rin kami ng misis ni Sir Jeff. Binigyan kami na mabait. Saan ba yung binigyan? Ito guys, no? Naka blue-green kami guys, so blue-green. So maraming salamat Sir Jeff, lalo na sa tiwala at itong panghuling binigay mo sa amin. So thank you very much sir. Hati kami ni Larin ito. Yeah. Tig 500 kami ni Larin. So ito guys, sa mga gustong mag-order guys, feel free to contact me sa contact number ko, no? Or kung di nyo alam yung contact number ko, meron akong contact number sa page namin, or message nyo ako sa page sa mga ganun na setup. So till you guys, thank you for watching and God bless.